Carlos Piñero, sa dito po tayo ngayon pa rin kung saan ginaganap ang inauguration ng ating ika-78 President of Republic of the Philippines, ang ating Tito Bongbong. Ngayon, makakapanayam natin ang isa sa mga religious group bishop, si Father Archangel Rafael po. Sir, ano po bang nangyari ito kanina? Actually po kami, ako si Bishop Archangel Rafael. Mula po sa congregation po ng Inapombato, Filipino Marian Eastern Catholic Church. Mula po kami sa bayan ng Baleno, Masbate City. Naparito po ako, kami po ng lahat sa utos po ng Espiritu Santo ng Mahalinang Birmeya para mag-alay po ng pananangin para po sa kapayapaan. Kapayapaan po ng pagtitipon sa inaugurasyon po ng ating tinak ng Pangulo ng ating bansang mahalikang pinili ng Diyos. Ang lupang hinirang ang bansa ng Malikang Pilipinas. Naparito po kami ang pananangin po natin sa sambayan ng lahat na Pilipino, magkaisa na po tayo kasi ang panahon po ay malapit na. Sabi nga po, hindi man tayo dapat mag-away-away, hindi dapat tayo magkakagakalit. Sa taga tayo po lahat ay tao ay nilikha ng Diyos. Ang kalaban po natin dito ay hukbo ng mga espiritu na masama, hukbo ng diablo. Ngayon po, ang ari ng pananagin, mahalaga po, pare po yung mga espiritu niya na nanliling na. Okay. Bumibihag sa tao ay magbalik ang tao sa Diyos. At ang kaganapan po ito ni BBM, siya po'y tinakda. Okay. At siya na po ngayon ang ating pagsamasamahan para ang ating bansang Malikang Pilipinas ay umangat muli. Okay. Sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kaningningan, sa dulong sikat na ng araw, sa pulo-pulo ng baybay, ito po ang nasusulat sa aklat. Pinili ng Diyos ang bansang Malikang Pilipinas. Ayan. Ang lupang hinirang, ang karalas ng siranganan. Okay. Bishop, may katanungan po ako sa inyo, okay. Bishop. Based on sa mga naririnig ko po kanina dito po, lalo sa mga nakakatanda po, ang sabi nila, ito na daw yung muling pagmarcha ng tropang AFP po, ang ating pambansang Armed Forces of Philippines daw. Kasi daw po, yung mga nakalipas daw ng presidente, hindi daw po nagkaroon ng ganito na marching daw. So parang pinapalabas sa atari na parang bumalik na ulit ang sigla ng ating bansa. Totoo po ba yun? Kasi charge to your experience po. Ako parte po sa experience ko po, panahon pa ng kanyang ama, si Dr. Ferdinand. Talaga napakaganda na po na simulaan niya. Langan nga lang po nung kalagitnaan po ng kanyang pamumuno. May mga naghahangad gumawa ng kabuluhan sa pinili ng Diyos. So ngayon, ito'y binabalik na hulingan niya sa kanyang lahi, sa kanyang anak na si Bongbong. Ibalik po niyo yung kadakilaan ng bansang pinili. Naniniwala po ako, ang Pilipino po, hinahangad natin ni kalayaan. Hinahangad natin kapayapaan. Magkalisa na po tayo. Mga Carlos Piñeras, ayan, sinabi ng ating isa sa mga bishop po dito, si Bishop Archangel, na muli tayong magkaisa ulit. Itigil na natin yung bangayan natin bukol sa pampolitika. Tayo yung mag-focus tayo kung saan tayo sa bagay na ikaulad ng ating bansa. Sa ngayon, yun lang muna, mga Carlos Piñeras, ikot muna po tayo. Maraming okay. Salamat po. Wala ko naman po. Ayan. Thank you. Salamat, sir. Alright. Okay, mga Carlos Piñeras, dito tayo ngayon para sa Intramuros. Okay, continue mo na lang. So, why pink color? Why am I wearing pink color? For pink Filipiniana I'm amazed or mesmerized by how Imelda Marcos wear pink color. And it signifies story, unity, and class, elegance. So, just like what Bongbong Marcos Jr. said, that no matter what color you have, Maraming thank you, salamat si Mama. Magkaisa tayong lahat para sa bansang Pilipinas! Yeah!
Las Piñeras TV, ma'am. Las Piñeras TV. Las Piñeras, Las Piñas, Las Piñeras. Sandro. Sandro, Sandro. Sandro? Atay. Ano na, tapos na. Las Piñeras, ngayon nandito po tayo sa harap ng National Museum na kung saan sinagawa ang makasaysayang inaugurasyon ng ating ika-78 President of Republic of the Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayan po, ang ating makasaysayang inaugurasyon. Talaga naman, iba po talaga ang essence dito sa paligid dito na makikita mo talaga ang ating mga kababayan na Pilipino. Nakikita mo sa kanila ang pagiging makabayan nila at pagmamahal sa bayan. At ganun na lamang kalaki ang suporta na pinapakita nila sa bagong halal na presidente natin. Maraming salamat po mga kalas Piñeros!